Okay. Good morning po guys. Sa lahat ng mga Katerex. Katerex di mag sa buong mundo. Maging sa Europe, North America, South America, Africa, Asia, Australia and Oceania. So, sa lahat ng mga Pinoy operators dyan around the world, binabati. Ako po ay bumabati sa inyo mula dito sa Saudi Arabia. At muli po, ituturo ko po sa inyo ngayon kung ano ang ibig sabihin ng LMI. LMI, RCI, RCL, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Yung RCI, RCL, yan po ay yung lumang termino o old term ng LMI. So ngayon, magpo-focus po tayo sa LMI kasi lalo na dito sa Saudi Arabia at sa mga bagong mga operator dyan na nasa Pilipinas at gustong o may plano kayong pumunta ng Saudi, ito magandang tips po ito para sa inyo, itong LMI, kasi lalabas po ito sa Aramco exam or Saudi Aramco written exam, computerized exam. So sana po, sana makatulong po ito sa inyo ng konti. Hindi naman konti, basta lalabas po ito. Nasa mga limang tanong. Kasama po ito. Mga limang tanong po tungkol dito. Eh, madali lang po. Madali lang po. Ano ang tungkol sa LMI na ito? So, ito po yun. Unang-una po, ang ibig sabihin ng LMI ay load moment indicator. Ang iba po, nagkakamali niyan, nasabing ito po ay load movement indicator. Mali po yun. Ang tama po ay load moment indicator. At isa po sa mga tanong niyan ay tuloy multiple choice po yun. Mamimili ka lang. Mayroon din yung mga tanong kung ano ang makikita mo o isusulat doon sa choices A, B, C, D. At isa lang po ang tama. Halimbawa, ano ang makikita mo sa or pag nakabasa ka ng mga apat na pagpipilian, ito po yung isa po ito sa nakalagay doon. Angle of the load. Ito po ba ay makikita sa isang LMI? Ang angle ng load? So, pag-isipan nyo kung isa po ba yan sa makikita. So, sa mga nakasubok na sa Aramco or yung mga matatagal ng operator dyan at yung kumpanya nila ay nagpapadala ng mga operator or mga contractor sa Aramco, sigurado alam nyo na po ito. Pero by the way, sa yung dinidiscuss ko pala kagabi, shout out po pala kay Katerex Dimag Freddy Alcantara. Tumpak po yung sagot mo ka Freddy. Ka Freddy Alcantara, tumpak po yung tanong tungkol sa part line, yung tatlong shades na hook block. So, ilan po ang full ribbing? So, 7 po. 7 po ang tama. Shout out po sa iyo, ka Freddy Alcantara ng GTI. Galing po ng Bin Laden at Nisma. Magaling po yan. Sila kay Freddy. Frederick. Shout out po sa iyo.
sana ipagpatuloy lang po yung panonood. At balik po tayo sa Ilimay. So, kadalasang tanong ay ganito po. Ano po ang makikita sa Ilimay? Ito po yun. Unang-una, itong boom length. Yan po, boom length. Yan po, nasa drawing po, nasa drawing po ng dito kasi itong monitor kasi namin. Makikita po yung parang drawing ng crane. Meron po siyang parang isometric drawing or isometric presentation of the crane. O drawing ng crane. Ito po yung nakikita po yung boom length, yung radius, yung angle at yung boom tip height. Yung boom tip height po hindi po kasama yan sa mga sa matatandaan ko lang, hindi po kasama sa answer po yan sa Ilimay. So ang iba pang makikita yung net load, yung maximum load na kaya yung net load o yung load na binubuhat mo, tsaka yung radius. So ito pong pinapakita ko sa inyo ay ito po ay isang monitor o computer monitor ng AC-160-2 Terex Dimag po. So, balik po tayo sa tanong, kung nandun sa pagpipilian yung angle ng tagline, ito po ba ay kabilang po sa pinapakita ko kanina o hindi? So, alam nyo pa yon. Alam nyo na po kung ano ang ibig sabihin nun. Tama ba yun o mali? Angle ng tagline. Yan po yung Ilimay or load moment indicator. So parang klarong-klaro po, di ba? Kasi easy. Load moment indicator. Load moment indicator. So kung titingnan natin load moment indicator. So kung in layman's term, parang ito yung hindi parang ito yung sa ordinaryong pag-iisip lang, alam mo na oy. Load moment indicator. So ibig sabihin nun, kung ano yung kasalukuyang makikita mo sa iyong screen habang ikaw ay nagbubuhat o kahit hindi ka pa nagbubuhat, makikita mo na siya. Yan po yung load moment indicator. So, una-una, yung radius, yung boom length, yan po, yung angle of the boom, yung net load, o yung load ng binubuhat mo, yung load na kasalukuyang binubuhat mo. Yan, yung 2.6, pwede po yung, kasi may binubuhat na ako ngayon. Ito po, kasalukuya po yung binubuhat. Kinakalas ng nila, pinipisa-pisa kasi itong silo na to. So, mayroon na po siyang 2.5. Pag wala kang binubuhat, 0 po yan. Itong 12.5, ayan yung maximum load sa radius na 16 meters. So, yan na po. Klarong-klaro po ha. So, sa mga nagpaplanong kumuha ng exam dyan o sa mga nagre-review, magandang tips po ito. Sana mapupulutan nyo ng aral at saka
Sana naman patuloy kayong makikinig sa channel na ito, sa vlog na ito, para well, pagpatuloy naman natin yung mga tips na kailangan sa mga magiging operator, lalo na dito sa Saudi Arabia. Ito po ay kailangan po, kasi once na nandito ka sa Saudi Arabia, dalawa lang pong pagpapipilian mo rito sa yung magtrabaho ka sa Aramco na mahigpit yung exam, written exam o computerized exam at practical exam. Yan po ang unang kategori. Yung Saudi Aramco po na certificate, yan po ay matatawag na first class po dito sa Saudi Arabia. At ang pangalawa po ay yung third party certification. Ang pinaka noon dati, o kahit sa atin sa Pilipinas o kahit sa mga bundo, sa ang lugar, yung TUB. Pero ngayon dito sa Saudi Arabia, medyo humina na yung TUB. Siguro sa kamahalan, saka ang dami na pong umusbong dito na third party inspector or third party certifiers ng mga operator or inspector. Ang pinakanoon na po dito ngayon itong CIMS, marami na pong iba, yung SAMIL, Bureau Veritas, Biluzi, marami pa pong iba. Yan po ay mga accepted na po yan dito sa na magiging may bago pang isa ngayon, itong standard. Pwede po yan lahat na makapag-certify ng mga operators. So, pero yung first class po ay Saudi Aramco po. So, dito na po muna tayo kasi magpatuloy na po ang malapit na po makalas. Sana po manunod po kayo ng palagi sa ating channel. Saka kung bago pa kayo sa channel ko, sana naman po, baka naman pakiclick naman po yung subscribe button para naman updated kayo sa mga bago kong videos, at isama nyo na yung all na sa notification. Salamat po.